Hello mga Karuloks, okay ba tayo dyan? Puno na ang septic tank ng kulungan ng aking baboy. Kaya ngayong araw ay gagawa ko ng panibagong septic tank. Pero bago ang lahat, papakainin ko muna ang aking mga lagambi. Ito ngayon mga Karuloks ang bagong batch na anak ng aking inahinahing baboy. 11 pirasong malulusog na mga biik. Ang edad nila ay 1 month and 20 days. Ang pinapakain ko sa kanila ay pre-starter. 58 pesos per kilo ang presyo ng pre-starter dito sa amin mga Karuloks. Yan ay ang Pilmico. Kung bibili ka naman ng isang sako na may 25 kilos ang laman, ay 1,405 ang isang sako. Comment nyo sa baba mga Karuloks kung magkano ang presyuhan ng feeds dyan sa lugar nyo. Dito kasi sa amin, Pilmico lang ang may maraming supply. May nakikita rin ako ritong bimig pero hindi masyadong karamihan. 350 to 400 ang kilo ng mga lelechon nandito sa amin mga Karuloks. At para naman sa mga malalaking baboy, 250 to 300 ang per kilo ng live weight dito sa amin. Ito ang lumang septic tank ng kulungan ng aking baboy. Umaabot din siya ng isang taon bago na puno. So gagawa ako ng panibago mga Karuloks kasi parang lumalabas na rin ang amoy niya. Actually nasimulan ko na ang pagkukay kaninang umaga. Pero hindi pa masyadong kalaliman. So ito ang natapos ko. Hinihinay lang kasi nakakapago din ang pagkukay. Ito ang kagandahan pag hawak natin ang ating oras. Pag nakaramdam ka na ng pagod, hinto muna tayo sa ating ginagawa, tingin-tingin sa ating mga alaga. Kasi nakakawala din ng pagod pag tinitingnan natin ang ating mga alaga, manok man o baboy. Kumpara nung nagtatrabaho pa tayo, talagang hindi tayo makakuyakoy lalo na pag may nagbabantay sa'yo. Sabi ng aking kapitbahay, isuhol mo na yan. Pero naisip ko rin kasi na ang labor dito sa amin is nasa 600 to 700. So iniisip ko, sayang din kasi. Pambili na yon ng feeds, kaya ako na lang gagawa. Kaya ko naman gawin. So hinahinay lang. At sa panahon kayong mga Karuloks, kailangan natin magtipid kasi mahal na ang bigas. Grabe mga Karuloks, nasa 3 feet na tayo. Malapit na tayo mag 1 meter. At nakikita ko may butas. Sa ganitong kalalim, may mga anay pa palang nakatira sa ganitong kalalim. Dito pala tabira ang mga anay mga Karuloks. So tingnan natin oh. Ito. Ito ang bahay ng mga anay oh. Kaya sorry mga anay na bulabog ko ang bahay nyo. Ito mga Karuloks. Ngayon ay pangalawang araw ng aking paghukay, nasa 5 feet na ang lalim. Ang sukat pala niyan ng aking hinukay is 1 meter bawat side ng hukay na yan. So matagal niyan mapuno, ganyan din naman ang ginagawa ko dati. Umaabot din ng sobrang isang taon. Sa mga nagtatanong, hindi ko na siniminto yan kasi mabilis lang naman mapuno. Pag mapuno yan ay maghukay din tayo sa ibang parte ng lupa dito malapit sa kulungan. So hindi ko na kailangan na simintuhin yan. So sisimulan ko na ang pagpiping. 310 ang presyo ng bawat tubo na nabili ko. Manipis lang yan mga Karuloks. At pumili rin ako ng dalawang fittings, ang elbow o 90 degrees at isang 45 degrees para doon sa isang kulungan. Ito ang dating tubo na diretso sa lumang hukay. Pinutol ko na lang dyan at ikunik ko yung 90 degrees o ilbo para malihis siya at pupunta siya sa bagong hukay na ginagawa ko. So ito na nangyari mga Karuloks, yung lumang tubo yan na rin na binalik natin, abot naman siya punta doon sa butas. So nakasib tayo ng tubo ngayon. So ilagay ko to dito,
at saka gamitan natin ang level. Medyo pa islanting. So okay na yan. Nakakadaloy ng tubig yan. So ayos sa mga karolok, hindi ko na nilagyan ng glue. Tama na to. Okay na to. Dito naman tayo sa isa. Nagamit tayo ng 45 rito. Papunta doon. Itong tubo na to, sobra 15 years na to. Kasi ito pong unang dating kulungan namin. At ito na siya ngayon, tapos na. At gi-testing ko na rin. Okay naman ang daloy ng tubig kasi medyo paislanting kasi yan. So, okay siya. Ang kulang na lang nito is tabunan ko. So, hindi ko na nilagyan ng hollow block sa gilid kasi mabilis lang din naman mapuno yan. So, mga isang taon, puno na rin yan. At kailangan naman natin maghukay sa ibang parte ng lupa rito. So, ganyan lang mga karulok sa paggawa. Effort lang. At hindi na kailangan na isuhol pa natin sa ibang tao, mas mabilis lang namang gawin yan mga karulok. Ito si Rolox Academy na nasasabing God is good all the time God is good and God will make a way.